Just now, grabe, naalama ang lahat. Sinakal sa leeg, Risa. Sakasakala na. Napuruhan. Duterte kay Buloy ng lumong sa sinabi. Ayan, o. Eto yung tindi ng pamagat. Ayon, etong video ang ating papanoorin ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre, ilalagay natin ang link ng kanyang channel dito sa description box. Kung bisita kayo mga kapatid, mga katunay, para matunghayan nyo ang mga balitang kanyang hinahatid, no? So, syempre, huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Bisitahin para makapanood naman kayo ng mga balita na ating nire-reaction ngayon. So, ito ang inyong lingkod na si BT. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Okay, pag-usapan po natin, yes, no? Sir Badong, ito po ang sinabi ni Rey Sontiveros. Naniniwala si Senator Rizal Ontiveros na magkasama sa negosyo si dating Rodrigo Duterte at Pastoran Colo Ibuloy bukod sa pagiging matalik na magkaibigan. Alam mo na ito si, ito problema ni Ontiveros tsaka ni Lenny Robredo, yung mga taong may kahinaan po sa si Pangulong Marcos din, na problema din yan eh. Pag yung mga nakasalang po sila sa mga interview, yung mga impromptu, no? May mga tao po talaga na sanay sa script eh. Si Rizal Ontiveros, parang si Lenny yan eh. Pag naka-script, ang gaganda, magaling sila mga diksyon eh. Ayun yun na po na ko eh. Yung pinaghusa yung diksyon, yung... script pala walang mali. Alam niyo, yung ang galing-galing magsalita. Di ba si Lenny? Nahihimay-may niya. Yung, para kang ipinaghehele eh. Pagka si Lenny nagsasalita eh. Hinahabi yung mga pananalita. No? Ang galing, pati mga diksyon. No? Yung mga iaangat natin, ang mga nasa laylayan, gigibain natin ang pader ng kahirapan, no? Mga ganun yung ano nila eh. Doon sila nagmagaling, hindi po sa paghahasa ng utak. Tignan niyo po yung mga tunay na matatalino. Wala pong pakialam yan sa diksyon-diksyon, walang pakialam yan kung pangit lumabas yung kanilang sinasabi, pero alam mong meron laman. Di po ba? Tingnan mo si Tatay Digong. Ganun po eh. Parang ang pangit lang na magsalta, putang gago mong mga PI. Pero alam mong punong-puno ng sustansya, no? Okay. Pag nahuhuli po sila, pag panahon na, kumbaga pag nasa script pa, ang ganda ng delivery, di ba? Sinasa script pa eh. Dinideliver lang nila script eh. Pero once, ha? Di ko alam kung nasan yung green ito. Once na yung tapos na script at tatanungin nyo na, halo-halo na po eh. Unang kapalpakan niya rito sa press conference, nag-press conference kanina eh. Maganda yung masinabi niya, di ba? Pag-scripted. Kaya lang may hindi siya maunawaan eh. Ang hindi maunawaan yung Ontiveros, yung 17 kondisyon ni Pastor Kibuloy. 17? Napanood ko kasi yung ano, yung kung kayo napanood nyo yung Die Hard, anong pangalan nun? Braveheart, no? Yung para sumuko o para matapos yung digmaan, yung labanan. May mga kondisyon yung ano, yung sila Braveheart. Ibig sabihin, yung kondisyon nila, alam nila na hindi makukuha o hindi magagawa, hindi maibibigay ng mga Englishman, no? Oh. At dahil napanood ko yun, ito po yung pananaw ko dyan. Yung kondisyon ni Pastor Kibuloy, binasa ko po, ito yung mga kondisyon na nagbigay lang siya ng kondisyon para ipahiya kayo. Pero sa totoo lang, hindi nyo matutugunan yung kondisyon. Sa madaling salita, hindi siya dadalo sa hearing na sa murumurong hearing na ginagawa nyo. Oh, hindi lang maintindihan ni ano yun. Hindi maintindihan yun ni Ontiveros. Siyempre, akala niya totoong kondisyon yun. Kasi pahiya siya rin, di ba? Ang kondisyon ko, tanggalin yung mga maskara. Tanggalin mo yung... tapos sabihin nila na, kumbaga, kunwa-kunwari nagbibigay ng kondisyon si... Kunwari, ito, yung tanggalin ng mga maskara, no? Kung kondisyon man yun, di ba, ba't hindi pwedeng tanggalin yung maskara ng witness? Di ba? Eh kahit naman nasa korte na yan eh. Pwede nang tanggalin yan eh. Di ba, tatanggalin talaga sa korte yan. Hindi pa pwedeng ikaw witness ka, nasa korte ka, tapos nakamaskara ka. Bawal yun. No, at saka kung talagang tunay talaga ang sinasabi mo, tapat ka, at kita mo talaga kung ano, may nasaksihan kang hindi maganda, nakalabas, kahit nakalabas siyang mukha mo, basta totoo ang sinasabi mo, hindi mo kailangang magtago. Ipaglalaban mo 'yon. Kasi kaya ka nga nag-witness, malakas ang loob mo eh. 'Di ba? Wala namang nagwi-witness na hindi malakas ang loob. Dahil siyempre, iisipin mo.
pag nag-witness ka, alam mo na yung kabalikat niyan. Maaaring may mangyari sa yung masama. Delikado ang buhay mo, yung isang paa mo nasa hukay na niyan. Kasi hindi basta-basta yung iwi-witness mo, ganito, ganyan. Diba? Kaya ka nga nag-witness kasi buo na yung loob mo. Matapang ka. Gusto mong isiwalat lahat. Totoo yung sasabihin mo. Hindi mo na kailangang magtago. Ngayon, kung ipatanggal yung maskara, is okay lang naman yun. Basta totoo yung witness. Yun yun. Kung ngayon, kung jabekinis, binabasa, tapos kailangan nakatakip ang mukha. Hindi pwede yung ganun. Hindi pa rin magiging kapanipaniwala yun. Ibig sabihin, ang tapang mong tumistigo, pero itatago mo yung mukha mo. Parang ano yun eh, sa gera, di ba? Sumugod yung mga kalaban mo. Tapos ikaw nakikipag-ratratang ka. Nasa loob ka ng drum. Tapos yung baril mo, ginaganyan-ganyan mo lang ng ginaganyan-ganyan. Paano ka tatama sa kalaban mo, di ba? Sobrang iwas mo, hindi ka nagpapakita. Parang hindi ka tamakan. Ganun ba yun? Kapag ikaw naging testigo ka, kailangan dyan, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Di ba? Malakas na ang loob mo. Tanggap mo na sa sarili mo yun. Basta ang importante, masabi mo yung totoo. Di ba? Pastor Apollo Kibuloy, pero sa actual ipinapahiya niya sila Hontiveros, kaya lang pang matalino kaya hindi nakuha ni Hontiveros eh. Yung kondisyon na yun ipinamumukha ni Pastor Apollo Kibuloy kung gaano yung Senate hearing, kung yung ginagawa nila sa Senate hearing ay hindi makatao o hindi siya naaayon sa batas, di ba? Unang-unang kondisyon yung ipatanggal yung mga takip sa mukha, huwag mag-alyas. Yung mga kondisyon na ganun. No, dapat ganun. Pinapahiya, actually, Hontiveros, hindi mo lang naintindihan, pinapahiya ka ni Pastor Kibuloy dahil sa mga pinagagawa niyo sa Senado, nakakahiya yung ginagawa ninyo sa Senado. Yun yung point niya ron. Di ba? Samantalang, pwede naman talagang idiretso na ninyo na sa korte. Total na sa korte na. Pinapakinggan ko rin si Hontiveros, sabi niya, meron daw kasing mahihita batas, no, yung nakakakita sila yung gaps sa law, may tatlo na raw siya nakita talaga. Hontiveros, ine-expect namin na yung nakita mong gaps sa batas ay makakapagpasa ka ng batas kasi ganyan yung ginawa niyo sa Parmali. Wala naman kayo nagawang batas tungkol sa Parmali. 7 buwan yung inimbestigahan yung Parmali, wala kayo nagawang batas. Walang nahitan taong bayan sa pag-aksaya niyo. Okay. Hindi mo lang naunawaan yun, Hontiveros. Pero nung tinatanong na siya, kasi yan scripted niya yun. Pero nung tinatanong na siya, doon na nagka-leche-leche. Una, may nagtanong sa kanya tungkol sa may ROTC, di ba? Samantalang gigil na gigil sila sa China. Ang hindi maipaliwanag ni Hontiveros, bakit tutol pa rin siya sa ROTC samantalang tutol na tutol siya dito sa China, no? Ayaw nila sa China, ayaw nila yung ginagawa ng China. Kulang na lang magdeklara tayo ng digmaan laban sa China eh. No? Pero yung paghanda naman, gusto nating dapat kung ganun yung instance mo sa China, yung no compromise ka, ayaw mo makipagkaibigan, nakikipagmatigasan tayo, dapat inihahanda rin natin yung ating mga mamamayan. Yun yung sinabi ni Bato eh. O, kumbaga sa kung anong mangyayari kaya nagpa-practice ng ROTC. Kasi galit ka nga eh sa China eh. E malay mo magkaroon ng wag naman sana mangyari. Magkaroon ng hindi maganda. Magkaroon ng gera, ganito. Girahin tayo. At least hindi gigipitin sa sundalo, parang ganun. At least may mga na-training na. Diba? May mga pwede na makipagsabakan. Ako, yung mag-training. Hindi ako plastic. Diba? Hindi, syempre, yung mga matatapang talaga. Diba? Eh, bakit doon? Kinokontra. Ayaw nyo bang magkaroon ng kaalaman sa pagiging sundalo o pakikipaglaban, di ba? Yung mga ROTC. Gusto nyo ba? Ganyan na lang. Ayaw. Huwag na kayong garto si ROTC. Mag-cellphone na lang kayo. Di ba? Pag nadyadyan na yung mga gegera sa atin, oh, chat-chat na lang kamo. Bakit ayaw nyo ihanda yung mamamayan? China kayo ng China. Nakikipag-girean tayo sa China. Pero, anong gusto nyo? Keyboard? Keyboard warrior lang tayo? Handa tayo makipagdigmaan pero hindi natin tinitrain yung ROTC pa lang yan. Hindi pa nga yan, ha? Pero hindi ROTC pa, hindi naman sa apilitan yan, di ba? Hindi pa nga, ano yan, hindi pa yung mandatory military service.
ang dami pong bansa na may mandatory military service, South Korea. Pero yun yung mga artista nila. Hindi ako nagkakamali, yung mga miyembro ng BTS sa kasikatan. Sa panahon ng kasikatan nila. Iiwan nila yung showbiz dahil may mandatory military, hindi training ha. Mandatory military service. Magbibigay sila ng serbisyo sa military, magiging militar sila. Nang 2 taon, Israel din, meron din. Ano yun ha? Mandatory. Ito po, ang ROTC, galing po kami sa ROTC. Ako, panahon namin, nag-ROTC pa kami. Ako, hindi po yan automatic na sundalo ka. Ite-train ka pa lang. Oo. Samantalang yung South Korea at yung Israel, magiging regular ka. Regular na sundalo. Yun yung pagkakaiba natin. Panay tayo Tokis lahat. Kung baga, diretso pasok na agad. Ang tatapang natin sa Tokis. Narinig nyo ba yung mga South Korea na nagmatapang? Pero sila, nagsusundalo. Kaya nilang pagsundaluin yung kanilang mga mamamayan. Nasa batas. Dito, hindi natin i-training lang bilang reserve. Pinipigilan magsundalo. Okay, magsundalo! Service. Ha? Reserve lang. Kung sakaling magkagera, marunong man lang humawak ng baril yung mamamayan. Ayaw. Oo, tama din naman. Kung sino yung mainit na mainit sa China, siya din po yung ayaw na ano. Siya din po yung ayaw na ayaw sa ROTC. Yan si Larry Santiveros. Dahil baka gusto ni Honti, ano? Huwag na kayo umawak ng armas. Humawak ng armas. Kapag tayo, susugurin tayo, daanin na lahat sa pakikipag-usap yan. Hi, hello. Anong gusto nyo? Coffee? Yung mga ganun lang. Siguro naman, Sir Badong, ganun. Ganun yung gusto mangyari. Yung tipong in a payapa way. In a peaceful way. Di ba? Ngayon, dyan yung mga kalaban. Sinusugod na tayo. Oh, tanongin nyo sila kung nagmirienda na sila. Diba? Tapos pagluto natin ng banana, kyo ipatikim natin ang mga luto dito sa Pilipinas. Adobo, pagluto nyo. Pag kulang sa suka, dagdagan nyo para masim-masim. Siguro ganun. Di ba? Para friendly. Okay, eto po. Tinanong pa siya dito naman, no? Yung paniniwala. Yung, siguro ang tinanong sa kanya riyan yung ano masasabi niya na ginawa si Pangulong Duterte na administrator. Alam niyo, napakinggan ko kahapon eh, sa mga gikan ng masa. Dito po sa mga pinagpalang vlogger. Mga alta sa syudad na vlogger. Eh kasi kami mga maglulupa kami. Nagtataka ako bakit ang daming vlogger dun sa Liwasang Bonifacio. Taga saan yung mga yun? Wala po talaga. Ang kilala ko lang si Parak, si Daddy D. Taga saan kaya yung mga vlogger na iba? Nahiwagaan ako. Ang dami po talaga. As in, ang dami. Sabi ko, paano kung narin na si Pangulong Duterte? Dapat may mag-issue din sila ng ano. Kung dumating bukas si Pangulong Duterte, tapos kahit sino na lang, kung may magpanggap lang na vlogger, no? Sana may security rin po para kay Pangulong Duterte. Kasi kami rally na nakasama si Pangulong Duterte. Yung pati yung mga vlogger na pumapasok doon sa ano, merong mga ID. Oh, yan daw. Okay. Ito po ang sabi ni Ray Santiveros. Siya daw po ay naniniwala. Tingnan niyo po kung gaano katalino mag-isip tong senador na to. Ha? Sa kawala, alam niyo, dahil kinakailangan mo sumagot, pero may kakulangan eh. May kakulangan ka sa pag-unawa ng sitwasyon, pagbabasa ng sitwasyon. Nagkakaroon ka tuloy ngayon, nagiging fake news tuloy yung sinasabi mo. Eh, mga senador po, hindi po pwedeng nagpe-fake news kayo. Ano po sagot niya sa pagiging administrator ni Pangulong Duterte ng pag-aari ni Kibuloy at ng Kingdom? Alam niyo kung ano sagot niya? Magkasosyo daw po si Pangulong Duterte at si Kibuloy. Sabi na, yan ang iisipin niyan eh. Diba? Ni-reaction ko to mga katunay, kung ibabalik nyo, na si Kibuloy, pinagkatiwala niya kay FPRRD yung mga pag-aari dyan sa Kingdom. Malamang ko, yun ang nga ba iisipin nila eh. Na, oh, pinagkatiwala kay Duterte yan, may ibig sabihin yan. Baka mamaya, magkasosyo sila o baka mamaya pa nga pera ni FPRRD yan. Parang ganyan. Uli. Bakit daw? Alam nga namang gawin kang administration kung wala kang sosyo. Ah, diba? Ganun pa na, pera-pera pala lahat kay Ontiveros. Iba sila mag-isip. No? Ang linaw ng paliwanag ni Pangulong Duterte. Diba? Sa paliwanag ni Pangulong Duterte, matagal na sila magkaibigan ni Apolo Kibuloy. Maraming naitulong sa kanya, lahat ng kampanya, lahat ng pagtakbo ni Pangulong Duterte, nakakatulong si Pastor Kibuloy. Diba? Yan yung kinukwento niya. Tapos, sa kanya rin pala nagmula, sabi na eh. Sabi ko na eh,
is either kay Pastor Kibuluyan o kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong nagmula, nagawin siyang administrator para, kasi mahirapan na si Pastor Kibuloy kung siya pa yung administrator ng mga ari-arian kung may kinakaharap siyang ganyan. Oo. Eh alam ko na utak ni Tatay Diggs eh. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre nato ngayon natin ang boss na yun kay Sir Badong, a Rattles. Ayan, sabi na nga ba, no? Mga kapag-isip sila ng ganun eh. Na kasosyo, kaano si Eper, kasi sa kanya pinagkatiwala. Syempre, malaking ano yun ni Kibuloy, no? Pag-aari ng kingdom, no? Tapos pinagkatiwala. Kumbaga, syempre, pwede kang magtiwala sa taong pinagkakatiwalaan mo. Dahil katiwa-tiwala naman siguro yung taong pinagkakatiwalaan naman ni Kibuloy. Parang sinasabi niya naman si Eperan, hindi katiwa-tiwala. Parang gano'n. Ay, nako. Kayong mga katunay, ano sasabihin niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.